Okay, mga parikoy, sakaling meron kayong sasakyan na matagal nang hindi nakaanda, no? Lalo na ngayong naka-lockdown, kahit pa isang buwan yan, hindi kayo madi-discharge ng battery. Ang ginagawa ko, tinatanggal ko. Natanggal ko yung battery, no? Para hindi madi-discharge. Kasi kahit na hindi umaandar yan, kung nakakabit siya, mayroon pa rin connectivity yan sa loob. Bawas yung baterya nyo. So isang buwan, kahit dalawang buwan yan, basta maganda naman ang kondisyon ng baterya, di mo tinanggal, ubos yan. Pero pag natanggal ko nito, sigurado aandar yan. Okay, dito naman sa makina, dahil matagal hindi nakaandar yan, pwede yan hindi paandar rin ng isang buwan, di masisira, no? Ang maaaring mangyari lang, yung langis lahat nasa ibaba, nasa sahig, so hindi nag-circulate kasi minsan lang maandar. So para hindi siya masira agad, pag nakaandar kayo, huwag nyo i-revolution agad. Hayaan muna. Sa akin, meron akong paraan. Nilalagyan ko ng langis sa ibabaw. Pinapatuluan ko mga ano lang, mga kalahating baso. Kahit na maraming langis yan, para yung langis, meron na sa itaas. Kasi matagal nga nang hindi nakaandar. Para mag-circulate agad. Meron namang bombay yan, pero kung hayaan mo, okay, yan, ha? So, meron ng langis sa ibabaw. So, yung langis na yon bumaba na. Nahugasan na yung mga gear. Hindi agad natuyo. Mapansin nyo, pag unang andar, malaming usok. Ibig sabihin nung tuyong-tuyo siya. Kaya maraming usok. Okay, hindi siya. Tapos ngayon, kabit ko muna yung baterya. Tingnan ko, pag kabit ka, nag-spark agad, no? Ibig sabihin, nag-contact dyan. Kahit nakawag lahat ng kuryente. Lalo na pag medyo luma na yung sasakyan natin, o may mga grounded din siya dyan. Okay, see. Tatanggalin ko na ulit yan umaya. Kasi kung nagpapandal kami sa nagtitipid ka rin yung gasolina, napapanis doon. Kaya medyo matagal ang start talaga niya. Pero siguruhin nyo lang na malinis yung spark plug, okay yung starter mo. Andar talaga yan. Ay, start ko muna doon sa labas. Sa loob. Start mo, andar siya, pero yung gauge ng alternator hindi pa umangat. Kaya kailangan i-revolution mo rin kunti. Kasi kung hindi mo inangat yun, hinayaan mo lang siya nakapupa umandar, kakainin yung baterya. Ibig sabihin nun, hindi nag-charge. Yun ang indicator ng alternator. Yun ang bantayan nyo pag nag-andar kayo. Kaya nag-revolution ako ng kunti. Pansin nyo, pero kunti lang. Huwag masyado. Hayaan mo ng mga 3 to 5 minutes para uminit siya. Pwede naman i-revolution dito, hindi ka napapasok to. Alam na mga mekaniko yan. Ganyan lang. So, ibig sabihin maganda ang andar makina. Condition. So, yun lang mga kaibigan. Kung gusto nyo tumagal ang makina nyo, matagal na nakatambay. Revolution paminsan-minsan. 3 to 5 minutes lang naman, kailangan yan. Walang tao sa bahay, matagal na tambay. Kahit isang buwan, walang problema. Basta ganun lang. Lagyan nyo ng langis sa ibabaw para tumulo yun ng langis at kumalo sa ilalo yun. Kung wala, pwede mong pandar, huwag mong i-revolution agad ng todo. Yun lang siguro mong kaangat lang yung alternator gauge para yung baterya mag-charge. Then, kung matagal na hindi gamitin, tanggalin na lang koneksyon ng baterya para hindi siya mabusan. Ngayon, nakakarga na rin yan ng baterya, mainit na rin yung makina, nag-round na rin yung magneto. Kailangan din minsan pandar rin ang makina. Para yung langis, yun ang purpose lang noon, no? Hindi naman nasisira yung mga gear at makaandar. Maganda nga, hindi makaandar. Ibig sabihin, walang damage. Yung langis lang, hindi naghalo. Hindi umakyat, hindi nag-rotate. Mayroon yung fuel pump, diesel pump. Pero pag hindi mo pinandar, nanatiling nakababa yung gasolina. Yung langis. Okay, so maraming salamat. Sana may tip kayo. Sundan nyo yan para maintenance sa makina nyo para kumagal.